Mahilig ka sa AM, kadalasan mainit yung ulo mo. Di ba yung nakikinig na mga AM? Ayan na naman, mahal naman ang bilihin, ayan na naman. May factor yun! Okay, now, kung mahilig ka naman manood ng mga horror films, matatakotin ka. Tama? Mahirapan ka maglakad sa madilim ng mag-isa. Pag nasa bahay ka, medyo humanging malamig, kakabahan ka na. Yan ang napapala na mo, mahilig sa? O, mahilig ka sa karatan, karate. Okay, mahilig ka sa karate. Paglabas mo ng bahay habang nanonood ka, para ka nang nagkakarate. Iba yan ang influence. Okay, now, sunod. Friends, be very careful sa mga kaibigan mo. Para ganito, bigyan ka ng example. If you want to change, gusto niyo magbago, you just need to change friends. Halimbawa, kung mangininom ako, gusto kong tumigil umiyo. Tapos ang kaibigan ko, mangininom pa rin. Tingin mo, nakakatigil ako uminaw? Yeah. Hindi, kasi mahirapan ako eh. Pag tumigil ako uminaw, anong sasabihin ng mga friends ko mangininom? Uminom ka na, ano ka ba naman? Wala ka man ang pakisama? Parang hindi ka man ang kaibigan natin? Ikaw naman, syempre, being a human, normally say, gusto mo na you belong. Okay, lahat tayo gusto natin, we belong. Kaya, mabibilit ako mag-adjust. Sige na nga, iinom na lang kasi nakakaya naman dito. Kaya kung gusto mong tumigil uminom, palitan mo yung mga kaibigan mo, magkaroon ka ng kaibigan na mga hindi manginginom. Yes. Kaya yung mga kaibigan mong hindi manginginom, pipilitin ka bang uminom? Yes. Hindi. Pag ikaw namimili sa kanilang uminom, papayag mo sila. Yes. Di andali mo bago. Kaya kung gusto mong gumanda katawan mo, maghanap ka ng mga kaibigan na magagandang katawan. Huwag ka sumama dun sa mga anlalakas lumahon. Kasi payat-payat, kumakain kayo. Ganon din. So, pag ni-network, gusto mong kumita ng malakas sa networking? Sumama ka sa mga kumikita din ng malalaki. Gawin mo silang kaibigan. Kung hindi mo sila kaibigan, di gawin mo kaibigan. Hindi mo sila nakakasama, paano gagawin para makasama mo sila? Yun ang gagawin ninyo. Okay, ano pang sunod? Food. May malaki pong factor ng ugali natin ng food. Malungkutin po kayo. Kumain kayo ng saging, kumain ka ng dragon fruit. Meron tong mga potassium na vitamins, ang potassium, siya po nagkakos ng serotonin, nagkakaroon po ng happy hormone sa katawan natin. Ibig sabihin, may four kinds chemicals na nagpapasayo sa atin is endorphins, dopamine, oxytocin, at serotonin. Itong apat na chemicals to sa katawan natin, once na meron ito sa katawan natin, we feel good. Kaya nga pag malungkutin ka, hindi totoong malungkot ka. Kaya ka malungkot, kulang ka lang ng vitamins. Kumbaga, that is just an, ang tawag yan, may certain vitamins na nakulang sa katawan. Pag may sakit ka, anong ginagawa mo? Bakit ka iinom ng gamot? Kasi para i-supplement niya yung vitamins na kulang sa katawan mo, no, once naging tama na yung vitamins na kailangan mo, nagiging healthy ka. Yeah, ganun ang kasimple ang buhay. You should learn to understand yourself. Ang naging problema sa atin, pinag-aralan niyo na lahat. Pinag-aralan niyo cellphone niyo. Pinag-aralan niyo yung mga history natin. Yung wala nga ka inailudulot na maganda sa buhay mo, minemorize mo, ano yung planeta. Diba, Jupiter, Saturn, anong connection? Hindi mo man nga nagamit sa buhay mo, pero memorize mo yan. Pero ang problema, yung sarili mo, hindi mo man lang kinilala. Tinanong mo man lang ba saan ka nai-inspire? Anong cause bakit ka nagagalit? Anong cause bakit ka naiiyak? Bakit pag mga may ganitong taong dinumato sa'yo, nagagalit ka? Bakit hindi mo man lang kinilala na pinaka-importante? You should learn to know yourself. Always remember kung ano man ang belief mo, na ipamana lang yan because of this. Kung sino ka ngayon, kung galit ka sa pera, malamang yun kasi ang culture na binigay sa'yo. Anong sabi ng mahihirap? Pangit daw ang maraming pera, masama. Ang lahat na nagsasabing masama ang pera, yung walang pera. Di ba, totoo yan lang naman eh. I really doubt kung maraming ang pera, magsasabi kung masama ang pera. Hindi. It is just a culture. Kaya ang isang bagay nagiging tama at nagiging mali. Actually, ang tama at mali sa mundong ko depende kung ano ang naging programming mo. Now, ang mundo, it is a black wall. Parang bakante po siyang whiteboard. Kung ano ang isusulat mo, yun ang magiging realidad mo.
Kaya kung sasabihin mo mahirap ang buhay, totoo yan. Pag sinabing madali ang buhay, totoo din yan. Kahit anong sabihin mo, magiging totoo yan sa'yo. Now, para mas maintindihan po ninyo, ang otak po natin may dalawang klase. Meron siyang tinatawag na conscious mind at meron siyang tinatawag na subconscious mind. Okay, now, ang conscious mind, ito yung programmer. Ang subconscious mind, ito ang program. Para mas maintindihan nyo po ulit, okay? Kung ano po yung madalas na sinasabi sa'yo at paulit-ulit mong sinasabi, yun ang nagiging realidad mo. Kaya ang kailangan nyo maintindihan, guys, kailangan nyo ma-reprogram ang sarili nyo align dun sa gusto nyo. Lagi ko itong sinasabi at tinuturo to sa atin, kailangan ka maging... Tinuro yan ng bata tayo. Ano yun? Align. Bata pa lang, tinuturuan na maging align. Ang problema sa atin, disalign tayo palagi. Gusto mong yumaman, ang ginagawa mo, ginagawa ng mahihirap. Kung parang ako, romantic pa ako ng kolehiyo. Pag-graduate ko ng kolehiyo, ang gusto ko maging mayaman. Since gusto ko maging mayaman, ang mayaman marami konti. Konti. Di ang ginawa ko, yung ginagawa ng konti. Example, graduate ako. Ang ginagawa ng karamihan pag gumagraduate, ang ginagawa? Naghahanap ng? Kaya ang ginawa ko, hindi ako nag-apply ng trabaho. Bakit? Kasi nga, ang gagawin ko dapat yung ginagawa ng konti. Yun ang sinasabing alignment. Ang tanong, gusto nyong yumaman? Yes! Alam nyo ba na walang yumayaman sa nagtatrabaho? Yes! Bakit ka pa nagtatrabaho? Kung sasabihin mo, paano na lang ito? Wala, paano mo mabubuhay? Paano kikita? That is your culture. Ang paniniwala mo, para ka lang kumita at mabuhay pag empleyado ka. Ang totoo, marami pong hindi empleyado na kumikita pa rin. Tambay nga, walang trabaho, tumataba. Tama ka rin. Okay, minuto na wala kang trabaho, hindi ka mabubuhay, ang dami walang trabahong nabubuhay. Okay, that is just your belief kasi yun ang pinigay na paniniwala sa'yo. Okay, now, regarding dito, tuturuan ko naman kayo, katulad ng i-reinforce ko lang po, last week na topic ko, for you to earn income, okay, at dito na po kasi maraming nagkukuluhan eh. Para ako kumita ng pera sa isang bagay, kailangan mo maging magaling. Para ka maging magaling, kailangan mo lagi mo siyang para lagi mo siyang ginagawa, kailangan nag-i-enjoy ka. Para ka mag-enjoy sa isang bagay, okay, dito nagdadaan, kailangan magsimula. Now guys, this is the perfect formula for everything. Kahit anong gusto nyo gawin, ito ang formula ng lahat. Gusto mo maging magaling kumanta? Itong start. I want to learn how to sing. Ang importante, it doesn't need to be perfect. Kahit sintonado ka, kumanta ka lang ng kumanta. Ang importante, nag-i-enjoy ka. Once na nag-i-enjoy ka sa isang bagay, lagi mo na siya? Once na lagi mo siyang ginagawa, magiging? Pag magaling ka, kikita ka na? Gumagana po ito pati sa negative. Subukan mo, nag-i-enjoy ka na hindi ka nagbabayad sa mga utang mo. Since nag-i-enjoy ka, uulit-ulitin mo. Since inuulit-ulit mo, now, gumagaling ko ba? Mapapansin niyo yung mga nangungutang, gumagaling din po sa kararason. Nagkakaroon din sila ng emosyon. Nung una, pasensya ka na, wala akong pera. Nung tumagal, alam mo kasi wala ka. Diba, gumagano'n-gano'n. May ikaw ba'y naaawa? Kuhawa naman kasi sige, magkano ulit gusto mong utangin. Diba? Sa sobrang galing nila, sa sobrang inis mo na inutangan ka hindi ka nagbayad, pero sa sobrang galing nila, nung lumapit sila, nautangan ka na naman. May galing po ba kayo mga kaibigan? Yes! Naging magaling na sila sa craft nila. Ganun din sa pagsasayaw. Anong pinaka-umpisa? Sayaw mo, pero sinasabi
sasabihan ka na lalim, ang galing mo, ang galing mo, ang galing mo. Naniwala kang magaling ka, nagsasayaw ka na mag-isa. Di ba, sasayaw-sayaw ka mag-isa. Din sa, lagi mo siya inuulit-ulit na giging. Ganun din po sa network. Don't ever expect na you will earn dito, hindi ka marunong mag-OPP, hindi ka marunong mag-NDO. Isang taon na hindi ka pa marunong mag-OPP. Ang ipi-ipili po ng OPP. Alam niyo po ba na pwede kang matuto mag-OPP ng isang araw? Yes. O anong laman ng OPP? 6980. Anong meron? Prada. Yung Prada hanggang 8,000 to 10,000. Anong pangalawa? Insurance. O ito yung mga taong gustong pumita ng walang gagawin. Ayan yung sagot. Okay, number 3. Medical check-up free. Number 4, scholarship. Number 5, bibigyan ka ng kit para makita mo yung gaano nakaganda ang AIM Global. Number 6, ATM endorsement letter. Number 7, bibigyan ka ng DTC para nakikita mo yung kinikita mo at meron ka ng business sa buong mundo. Number 8, meron kang training. Natuturuan ka kung paano kaya yaman. Number 9, ways to earn. Pwede kang kumita ng pera. Paano kang kikita magbenta? Direct referral, 500. Pairing bonus, 1,000. Pwede ka pang kumita to. Sinasabing unilevel stair steps. Ngayon, paano naging mahirap ang OPP? Tapos taon na, abay, gusto kong yumaman. Marunong mag-OPP. Nung nag-aral tayo, ano mga pinag-aralan natin? English pronoun, noun, adjective, period, comma. History, kailan pinanganak si Rizal, kailan dumating si Magellan. Di ba ang dami natin pinag-memorize? Physics, multiplication table, periodic table, lahat na lang ng table, pinag-memorize natin. Sa trabaho mo, nagpapakitang ilas ka sa boss mo. Boss, marunong na ako dyan, di ba tinuro mo saan ka ako na kayang-kaya mo na. Sa barya, nagpapakita kang gilas. Di ba sa milyon-milyon taon na hindi ka pa marunong mag-present. Pero gusto mong yamaman. Babalik tayo dito, disalign kasi ikaw. Dapat natututo kayo agad ng ganito. Para hindi ka kabahan, pag mag-present ka, magsulat ka na ng index card, isulat mo na din yung OPP. Kundi habang nag-present ka, bigla ka na blackout. Ala, anong masunod? Teka lang ah. O diba? Ano ang mali doon? Isa pa, kinakabahan kayo kasi baka may itanong na hindi nyo kayang sagutin. Bago ka magsimula, tawagan mo na, apply mo, apply. Magsisimula na po ako sa OPP ko. Within 5 minutes, mag-start na po ako. Mag-standby ka lang dyan. Pag natanong ako, tatawag ako agad sa'yo. Kung tinanong ka, teka lang po, bago lang ako, hindi ko alam kung paano yung sagutin. Apply, ito po yung tanong niya. Okay po, Abdel. Ito po yung sagot sa tanong mo. O di, ang dali. Paano mo nasabing may hirap mag-present? Lalo pa, online. Ang kailangan mo lang sa online, ano? Marunong ka mag? Copy-paste. Pag marunong ka mag-copy-paste, yayaman ka na dito sa Aimco. Now, for you to have a habit. Okay, ito, dadugtong ko. Para magbago ang ugali ninyo. Okay, babalik tayo. Kung ano ang reaction mo ngayon, kung ano ang kinikita mo, it is a kinalalabasan siya ng subconscious mo. If you want to change your soul, you need to change your subconscious. Para mabago ang subconscious mo, kailangan mo baguhin ang conscious mind. Ang conscious mind siya yung master, ang subconscious mind siya yung slave. Kahit anong sabihin mo, yun ang magiging paningin. Kaya ang mga Pilipino, mabababa ang self-esteem kasi we are colonized by the Spaniards for more than 300 years. Kaya nga sanay pa tayo lagi tayo. Diba, yung moyo ko, may TV. Dadaan ka, nanonood kayo. Paano ako dadaan? May payuko-yo ko ka pang nalalaman. Eh kahit naman yuko ko pa, nakaka-estorbo kayo. Ay, pasubukan mo yung yuko ka pag daan. Saan kaya pupunta yun? Diba, nakaka-estorbo ka pa rin naman sa nanonood. Hindi yan ang mga nakakaugalian natin na action yung i-analyze mo. Wala talaga siya sa hulog ng kataon lang because that is the culture. Kaya parang naging nakasanayan na natin na totoo. Parang noon, masama daw magpa-picture pag? Hello! Pinatunayan hindi yung totoo kasi may picture po si Estrada, si Erap Estrada.
kabila niya si Fernando po, kanan niya si Daboy. Kung good news, wala na yung dalawa, siya buhay pa rin. Kaya hindi totoo na malas magpapitsyon sa gitna. Katoliko doon, pag Holy Week, Lunes pa lang, bawal ng baboy. Tama? Bawal maging masaya. Tama? Dapat nasa bahay lang kayo, hindi kayo magiging masaya. Hindi kayo manonood ng TV kasi noon wala naman talagang cable. Wala ka naman talagang papanoorin. Tumagal. Ano, kailan na pwede kumain ng baboy? Bawal na ang burnout. Wednesday, Thursday, Friday. Nagtagal-tagal, bawal na lang. Ngayon, nung isang araw, nasa Bicol ako. Kakain ako. Sabi ko, buti ko makakain ng isaw. Di may barbecue. Biyernes Santo. So, bakit may barbecue? Biyernes Santo ngayon, may bumibili sa'yo? Ay, meron sir. Ang mga hindi bumibili niyan, mga walang pambili lang naman eh. Sabi ko, pambira, may mindsetting ka rin. Doon mo nga, nakikita na nag-a-adjust. Maraming hindi uso noon at hindi pwedeng gawin noon. Na ngayon, okay naman palang gawin. Wala naman magiging problema. Okay, now, dito na para magbago po ang habit nyo. Kasi guys, you will never change if you're not going to change. Your life will never change. Kailangan nyo baguhin sarili ninyo. And for you to change your life, number one, you need to force. Kailangan nyo pilitin ang sarili nyo magbago. Now, pag pinili, kasi kahit anong gusto nyo, parang ganito, sino sa inyong nai-stress po magsintas? Kahit yung malalaki po ang tiyan, hindi po yung nai-stress. Sa umpisa lang yan nai-stress. Pero magkakaroon po yun ng paraan paano magsintas kahit malaki ang tiyan nila. Ganun din po tayo noon. Kaya tayo natutong magsintas kasi hinayaan tayo ng parents natin. Nagsabi ng parents natin, magsintas ka dyan, malaki ka na. Aburido ka nagsisintas, pero wala kang choice kasi ayaw sintasin ang magulang mo, pinilit mong sinintas. The following day, pinilit mo ulit sinintas. The third day, pinilit mo ulit. Ang fourth and fifth day, normal na sa'yo nagsisintas ka. Ganon din ang paliligo. Nung umpisa, stress ka kasi pinapaliguan ka ng magulang mo. Pero nung pinilit ka maligo on your own, sa umpisa nakaka-stress. Pero habang ginagawa mo ng paulit-ulit, nagiging habit siya. Once nagiging habit ng isang bagay, ulit-ulitin mo ulit, nagiging effortless siya. Wala po yung pinagkaiba. Sino po dito matatagal na gusto mong kumita ng... Ang dating kita mo, 20,000. Ang tawag doon, that is old programming mo. Since gusto mong baguhin, you need to force yourself na kumita ng 50,000. Pag kumita ka na ng 50,000, anong gagawin mo? Ulit-ulitin mo lang, magiging habit mo. Once naging habit mo na yung 50,000, magiging... Sunod, pilitin mo kumita ng 100,000. Sa umpisa, marami kang gagawin na hindi ka komportable. Baka dati nag-OPP kang isang araw, mga tatlo, susunod naglilima ka ng OPP, susunod nagsasampu ka na, hanggang magiging habit siya, hanggang pagdating ng oras nagiging, ganun lang din po yun sa lahat. Kaya nga palagi ko sinasabi sa inyo, ako po, nag-gym na ako ngayon halos 3 to 4 times per week. Nahihirapan na po ako hindi mag-gym, pero nung umpisa, ang ginawa ko, pinilit ko yung sarili ko. Tip ko sa inyo para ganahan kayo magbago ng ugali. Okay, para magbago kayo ng ugali. Make it simple. Dati nung magta-transition ako na gusto ko mag-gym, ang goal ko lang, pumunta ng gym. Yun ang goal ko, makarating ng gym. Pagkapunta ko ng gym, picture ako, alis na ako. Kasi ang goal ko nga, makarating sa gym. Ngayon, tuwing pupunta ako ng gym, excited ako hindi? Excited ako kasi nadadalian ako. Punta ulit ako ng gym, pagkapunta ko, alis na naman ako. Now, pagdating ng oras, ganito yan. Susunod, hinahanap-hanap na ng katawan mo. Isang bagay na ginagawa mo ng paulit-ulit, nagkakaroon ka ng craving ng mas malaki. Kaya sumunod, sabi ko, nandito na rin lang naman ako sa gym, mukhang sayang naman, buti pa magbuhat na ako. Yun na, hanggang nagkaroon ako ng tinatawag na trainer, hanggang naging effortless na akin pumunta sa gym. Ganon din po sa network. Sa mga baguhan, pilitin nyo muna ang sarili nyo pumunta dito. Isipin nyo, kaysa nasa bahay ka ninyo, nakatunga ka lang naman. Sa mga iba pong umaten dito, huwag kang magmadali umuwi. Unang-una, pag uwi mo, ganun pa rin naman yung bahay mo. Di ba? Hindi naman magbabago yan. Ang tagal mo naman umuwi na, nagbabago ba buhay mo? Di ba? Now, you need to force yourself muna pumunta dito. Hanggang maging habit mo, hanggang susunod nagiging effortless siya.
tip ko sa inyo. Ang tawag ko naman dito, stock up habit. Okay, ito yung dadagdag ko from last week. Parang ganda ka mag-indi ako linggo-linggo nung tapos dagdag-dagdag yung habit. Okay, now, ano yung stock? Itong stock na tinatawag, paano ipopalaborate yung hilig mo sa kailangan mong gawin? Okay, may example lang ko kayo. Noon, ay hanggang ngayon, I really love to play Dota. Ang ginagawa ko noon, hindi ako pwede maglaro ng Dota hanggang hindi ko pwedeng gawin yung kailangan kong gawin. Ang kailangan kong gawin si A. Ang Dota, love ko si Dota. Now, kung mapapansin mo, ang ginawa ko before, kailangan ako magkaroon sa friends ng padatay. Kailangan ako magkaroon ng 100 messages per day na nagre-recruit ako sa mga hindi ko kilala para magsalita si Friendster na you have reached the maximum message per day. The moment nagsabi si Friendster na you have reached the maximum message per day, saka pa lang ako pwedeng mag-dota. Yun ang tinatawag ni stock up habit. Para magkaroon ako ng bagong gagawin. In short, sino kukunahin ko? Para magawa ko si... Kasi si Dota ang love ko. Si Aim ang need kong gawin. Sample sa magkarelasyon. Boyfriend, girlfriend kayo. Pareho ka nag-network. Ang goal nyo, kumita ng tig 10,000 pareho. Pag kumita na kayo tig 10,000, saka kayo pwede mag-date. Pag hindi kayo kumita ng tig 10,000, bawal kayo mag-date. Ngayon, mauubliga pareho. Kasi mo ako lalaki, kumita na ng 10,000, yung babae hindi pa. Tutulungan ko yung babae para kumita ng 10,000 para mag-date kami. Yun ang stock up habit. Ang example, tamad kayo magbasa ng libro. Ito tip. Anong bang hilig yung gawin sa buhay nyo? Halimbawa, ano bang sa babae, ano bang hilig ng gawin ng mababae? Hindi naman yung makeup yun, ano? Maliban sa shopping, yung norm na ginagawa sa bahay na hilig nyo gawin. Ito yung stock up habit sa babae. Alam mo, pag gumita kang 10,000, pwede kang bumili isang lipstick ng MAC. That is stock up habit. Kasi isang lipstick ng MAC, ito yung mga 1,000 plus, 2,000. Di pag gumita ka ng 10 saka ka. Or, mahilig ka, sabihin na natin, mahilig ka mag-Facebook. O, pwede ka mag-Facebook ng 30 minutes, tapos sa lalaki, pagka-Facebook 30 minutes, mag-push up ka ng 20 push-up. That is stock up habit. Na ang gagawin mo yung parang ako, ang hilig ko magbasa ng maglaro ng Dota. Pagkalaro ko ng Dota, pwede ako magbasa ng isang chapter ng libro. O, since sobrang love mag Dota, wala akong choice, magbabasa ako ng babasa ng libro. May isang engineer ganito ginawa niya. Treadmill. Ang goal niya pumayat. Ang love niya manood ng Netflix. Anong ginawa niya? Kinonect yung Netflix dun sa treadmill. Dun sa bicycle. Ngayon, kada bisikleta niya, saka nagka-oriente yung screen. Ngayon, pag hindi siya nagpedal, mamamatay yung pinapanood niya. This is, adik na adik siya manood ng Netflix, ang tagal niyang manood, pero pedal siya ng pedal. Yun ang tinatawag ng startup habits. Na pagsasabay mo yung love mo sa kailangan mong gawin. Nagigets mo ba? Love mo, hindi mo na kailangan, hindi mo na gagawin yung need mong gawin. Bakit ko pa gagawin yung need ko kung ginagawa ko na yung love ko? Kaya dapat matututo kayo regarding sa ganon. Once na natututo kayo, paano tawag yung hacking your personality? Paano mo i-hack kung anong hilig mo? Sa mga mahilig kumain, wala namang problema doon. Hindi gumol kapag tumita ka na din sa kain. Or pag nag-exercise ako, saka ako pwede kumain ng ganito. Yan ang kailangan nyo matutunan. Paano siya yan? Kasi ang akala natin karamihan, kung anong natutunan natin lahat, enough na para tayo umaman. You're wrong. Kung anong gusto nyo makuha sa buhay nyo, you need to change. Kailangan nyo, marami kayong kailangan baguhin sa sarili ninyo para maging align siya dun sa gusto nyo makuha. Bigyan kayo ng example. Ako po, eto na lang. Goal. Ang goal ko before, maging siga sa lugar namin. 19, batang 90s po ako, inabutan ko po yung mga frat awards. Ang goal ko dati, kumbaga parang maging isa sa pinakamatapang sa lugar namin. Kaya naranasan ko po makipagsuntukan,
naranasan kong nabaril na po. Buti na lang tumama dito yung islap, hindi tumama sa mukha ko. May mga kasama po ako na saksak. Pag nagkatitigan tayo ng masama, away na. Nabangga mo ako, babanggain din kita. Ganun po yung principles ni before. Kasi ang paniniwala ko, parang dapat ako yung pinaka-astig sa lugar namin. Nung nag-networking ako, nabaliktad. Dati pag nabangga ako, anong gusto mo? Di ba gagaling ko? Eh, pag nabangga ako, ngingiti. Sorry, sorry. Ako pa nagsasorry. Ako na nabangga. Bakit? Kasi gusto kong recruitin eh. Nagbago po kasi ang hirap ng palaaway na nag-network ka. Isipin magtotok ka, tapos yung binugbog mo na sa harapan. Diba? Tapos tinititigil ko pagkasama-sama, hindi halo-halo na yung kaba mo. Kaya sabi ko, kailangan ko maging mabait na nag-networking ako. Hindi na po gagala yung ugali ko na matapang ako. Kailangan ko maging neutral. Kaya kailangan ko magbago. I hate public speaking. Nung nag-aaral ako sa school, I really don't love na magtok sa harap. Para sa akin, na ano nga ako dun, na-e-epalan ako sa mga klase ko. Salita ng salita, eh, para sa akin, grabe naman to. Ayaw ko ng ganon. Tapos, ang bad trip pa nga ako lagi sa mga klase ko, yung ang daming tanong. Isipin mo, 9 a.m. halimbawa uwian. 8:55, magtaka nung. Isipin mo, nag-ready ka na ng bag mo. Di ba nag-aantay ka na lang mag-bell? Biglang, mama, may tanong ako. Bad trip na ako nun kasi syempre sasagot pa yung teacher. Ang haba pala, lagpas pa ng 9 bago pa ka-uwi. Kaya ayaw ko talaga, ayaw ko magsalita sa harapan. Kaya lang, kailangan ko mag-adjust. Natuto ako. Nag-aral ako ng public speaking. Hindi ako marunong mag-crack ng joke. Pero because of AIM Global, because of networking, natuto ako. Lalo pa nung panahon namin. Ang bonding namin, joke. Hindi kami uso. Yung mga eat and learn, mga banding-banding na kainan, inuman, hindi sa amin uso yan. Ang uso sa amin, joke. Alam niyo kung bakit joke? Wala pang kain eh. Hindi kami maka-eat and learn. Doon lang kami sa gilid. Puro lang kayo mga joke kung ano nung mga kalokon. Kaya, ang dami namin mga joke na alam. Kasi doon kami nagsimula eh. Doon ako nag-adjust. Bakit? Gusto ko ma-hit yung goal ko. Kailangan ko magbago. Love life. Nung naging community, hindi ko po alam ang word na rest day. Ngayon po, every Wednesday po, hindi po ako tumatanggap ng schedule. Nasa bahay lang ako, naglalaro lang ako ng Dota. Hindi ako pwedeng tumanggap ng schedule kasi nagagalit siya. Nasanay ako ng araw-araw ko rumaratrat. But because of her, sabi niya dapat may rest day, dapat may ganito. I need to adjust kasi gusto ko maging successful din ang love life ko. Ibig sabihin, kailangan magbago. Maraming tao lagi naghahanap ng right person, right partner, pero we seldom, may nakaano yun, we seldom na tayo na lang yung maging right person. Bakit kailangan po maghanap ng right partner kung pwede ikaw na yung maging right para sa partner mo? We need to adjust. Kailangan nyo po mag-inig at pwede sa networking dati, mahiyahin po ako. Pag lumabas kami ng ex ko, ang kausap ko, ex ko pa rin. Nung nag-networking ako, pag lumabas kami ng birthday party, hindi ko nakausap yung ex ko, kinakausap ko yung mga bisita. Bakit yung bisita, pwede kong recruitin yung ex ko, hindi ko naman marirecruit na kasi member na. Ang dami kong adjustment, guys. You don't ever think na your life will change na kayo mismo hindi magbabago. Okay, clear po ba tayo? Yes! Okay, now, mamaya may dudugtong po din sa topic ko. Ito ang pinaka-favorite na part ko kasi this is NDO. Ikwento ko sa inyo kung anong nangyari ngayon sa industriya ng networking, anong nangyari din po sa network, at turuan ko kayo kung paano magtutuloy-tuloy yung tiktokong excitement nyo. Gusto nyo po ba yun? Yes! Kasi maraming tao, hindi pinag-aralan sino? Sarili. Kaya maraming tao, hindi nila naiintindihan bakit nagkakaroon ng burnout, bakit nagkakaroon ng walang gana, bakit may mga networker minsan, na wala din nangyayari, ang tagal ng member, pero hindi pa rin yung mayaman. At may mga iba din naman na sobrang bilis. Okay? Now, itong NDO, sisimulan natin to. Lahat tayo, guys, kung ano ang paniniwala nyo, kadulang dinugtong kanina, it is just a programming. Pre-program lang tayo. Kaya ang mga dreams natin, dito umiikot. Gusto natin magkaroon ng pera. Sino gusto magkaroon ng maraming pera? Okay. Sino ang gusto magkaroon ng kotse? Sino ang gusto magkaroon ng pamilya? Okay. Happy family. Okay. Para maging clear lang ako. Okay. Sunod. House and lodge. Sino ang gusto magkaroon? Okay.
And last but not the least, syempre makapag-travel ng iba't ibang bansa. Okay. Alam niyo po ba na tayo lang ang networking company? Maraming ibang networking company, they're claiming na maganda daw yung marketing plan nila, magandang ganito. Pero tayo lang po ang company na sobrang dami na nagpapadala ng mga delegates na nagka-travel sa iba't ibang lugar. Wow. Maldives, first time in the history of Maldives, may isang kumpanya, hindi po networking nga, may isang company, corporate company, na nagpadala ng more than 200 na tao sa isang resort sa Maldives at wala pong ibang nakagawa nun kung hindi AIM Global. Okay. Now, para makuha ang pangarap natin, we only have 3 choices. Pwede ka maging empleyado, pwede ka maging negosyante, at pwede ka maging networker. Now guys, i-wrap up ko. If you want to become rich at magiging empleyado ka, sad to say guys, ang empleyado, inimbento siya for you to work for the rest of your life. Sino po ang mga empleyado? Pwede pong makita ang mga kamay. Sige po, huwag po kayong mahiya. Okay. Idudugtong ko po to sa explanation ko. Okay, now, ang aala ng iba, ang pagiging empleyado, yun ang susi para tayo mandabuhay natin. Bakit? Kasi yan ang naging... Now, papaintindi ko sa inyo para mas ma-realize nyo ng konti. Pasensya na po kung yung mga tatamaan, pero ito po talaga totoo. Kung mapapansin mo, nung nag-aaral tayo sa school, ang akala natin, ang school ay created for us to become successful. Kasi simula bata, ang laging pinaka-famous na sinasabi sa atin, anak, go to school, go to school, study hard, find a job. Tagalog ko po, sabi ng mga magulang natin, anak, pumasok ka ng school, mag-aral ka ng mabuti. Pag nakapag-aral ka ng mabuti, makakahanap ka ng magandang... May mali po sa advice na you need to have a fixed income. May kulang doon. Tuwan-tuwa tayo because the moment you have a job, you have a fixed income. Yes, you have a fixed income, but always remember, your expenses are not fixed. Hindi po nagmumura ang bilihin. Wala po akong narinig na ang bilihin nagmura ng nagmura. Ang sweldo po, nag-stagnant na nag-stagnant. Pero ang gastusin, pamahal ng pamahal. Tandaan mo noon, ang gastusin ng tao na mga konti, wala pa ang gastos ng load. Ngayon, ang load mo may gastos ng dagdag housing. Yung, ano yan, sarapan? Tempered glass. Ako nakakailang tempered na siguro mga 3 to 4 sa isang taon. O magkano din yun kung bumili ka na sa medyo mga mura-mura, 100 to 150. Magkano din yun? Yung kapapalit mo pa ng casing. Lalo pa ngayon, ang uso, nagpapalit ng gamit kasi hindi na uso, hindi sa sira na. Noong unang panahon, ba't ka nagpapalit ng TV mo? Sira na kasi. O ba't ka magpapalit ng TV? Iba na kasi TV ngayon. Dati matataba ngayon, papayat na. Diba, sunod naman, kinurba. Diba, dati pantay ngayon, kinurba naman. Ganun, nagpapalit tayo kasi hindi na siya uso. Now, ang school, kung mapapansin mo, this is already created way, way back before. Ang pinaka-major purpose actually ng school, generalize, hindi ko po sinasabing lahat, pero halos lahat, para mag-create ng ano? Source ng employado. Employee. Why? Marami gumagraduate ng college course. Nag-take ng business course. After graduate, anong ginagawa? Naghahanap ng? How ironic. If you're taking a business course, dapat pagka-graduate mo, naghahanap ka ng business, nagtatayo ng negosyo, hindi ka naghahanap ng trabaho. But the sad part is, marami po nagtuturo sa school about business, yung mga nagtuturo, ang source of income nila is teaching. Hindi ang source of income nila is business. You can never give what you don't have. Paano ka mamimigay ng pera kung ikaw mismo wala kang pera? Okay, now kung mapapansin mo nung nag-aaral tayo sa school, okay, we are obliged to wear ID. Okay, nung nasa school tayo ha. We are obliged to wear ID. We are obliged to wear uniform. Mayroon line. You should learn to follow your teacher. Masama kumontra sa teacher kasi pag kumontra ka, masama kang estudyante. And you're going to study for 8 hours. 7 to 5. Tinuruan din tayo sa school kumain ng 5 times per day. But actually, you don't need to eat 5 times per day. Paano kung malalaman? Pag may mga taba-taba ka na sa katawan mo, ibig sabihin, mas malakas na yung laman mo kaysa sa nakukonsume mo.
Yeah, you don't need to eat 5 times per day. Hindi po totoo na pag nalipasan ka ng gutom masama, pinatotohanan po ng mga networker yan. Ang networker, wala tamang pagkain, pero wala naman nangyayaring masama sa kanila. Tama po ba? Pansin mo ang networker habang tumatagal sa networking, bumabata ng bumabata. Ang empleyado habang tumatagal, ang bilis po na medyo tumatanda sila. Doon mo makikita, now, the moment you're working, pag nag-work ka, are you obliged to wear ID? Yes. Are you obliged to wear uniform? Yes. Meron din po bang line? Yes. Ilan oras ang average ng... Ang daming similarity. Now, the moment you are working, idulo ko na to ha, kasi hindi naman ito special training, baka mapahaba ako. Okay, now, idulo ko po ito, ganito lang siya kasimple. The moment you're working, ililibang po kayo ng sobra. Kaya nga, pag sinasabihan po kayo ganito, piramiding ka, ganito sagutin mo sa mga nagtatrabaho. Ikaw, circle. Bakit ka circle? Kasi ang buhay mo umiikot sa 12, 3, 6, 9. Nagising ka ng 5, uuwi ka ng 7, paikot-ikot ang buhay mo, wala naman ang nangyayaring pagbabago sa buhay. Yung payslip mo, nai-slip lang lagi sa kamay mo. Tama, dumadaan lang naman sa kamay mo eh. Marami pong nag-work na, ito dulo ko po. Guys, I'll give you one example. Kung nandito ka sa startup mo, papunta akong Baguio. Now, may nakita po akong signage. Sabi ng signage, umataw ako, 1 hour, biyahe. Sabi sa signage, 100 kilometers going to Baguio. Hinataw ko ulit, another 1 hour. Sabi, 200 kilometers going to Baguio. Hinataw ko ulit ng 1 hour, sabi 300 kilometers going to Baguio. Kung ganun, anong gagawin nyo? Didiretso ka pa rin habang palayo ka ng palayo? Anong gagawin nyo? Tigil. Simulan natin. Pagyaman. Kaya ka naging empleyado. Kasi wala lang po naging empleyado na nangangarap ang trabaho habang buhay. Ang goal niyan lagi, lumaman. Ang trabaho pa, isang taon. Good news, after 1 year, may utang ka na, 10,000. Another 1 year, 20,000 na utang. Another 1 year, 30,000 na utang. Nakakarali? Yes! Alala mo na hindi ka nagtatrabaho, wala ka naman kautang-utang. Kung kailan ka nagkaroon ng trabaho, nung nag-aaral ka eh, ayaw mo nga magbaon kasi nakakahiya. Magbabaon ako, ano ako, pata? Ano ako, nursery, magbabaon ang pagkain, nakakahiya-kaya. College na ko, nakakahiya sa crush ko, nakakahiya sa ano, sasabihin nila sa akin. Nung nagtrabaho, kung kailan pa nagkaroon ng sweldo, sabay nagbabaon. Manager sa janitor, dulo, pareho din naman walang savings. Ang pagkakaiba lang naman, lifestyle. Yung janitor, kumakain sa turo-turo. Yung supervisor, sa food court. Yung manager, sa mas medyo mamahaling restaurant. Yung janitor, nagko-commute, nagbabas. Yung medyo official, sabihin na natin, nagta-taxi. Yung mas mataas, nagko-kotse. Pareho din, dulo wala, kasi dinisign siyang ganoon. Dinisign siya na for you to work for the rest of your life, ilang oras ang totoo ng pagtatrabaho? 8 hours ang akala natin.
Pero inugtong muna, sabihin na natin another 3 hours. Biyahe, luto ng pagkain, ligo. Kasama ko sa trabaho mo na gumising ka ng maaga, nagluto ka, naligo ka, nagbihis ka, nagbiyahe ka, kasama ko yon. Kasama ko po sa trabaho nyo ang 8 hours na matulog. You need to rest. Kung mapapansin mo, ang halos ilang oras na yan, 8 plus 8, that is almost 19 hours. Ilang oras ang natitira sa'yo? Uubusin mo to saan? Manonood ka ng telenovela. Aabangan mo palagi anong nangyayari sa kinikwento ng mga soap opera na pare-pareho lang naman ang dulo. Diba una nakaka-excite, sunod aapin yung kontrabida ay bida, tapos akala mananalo na yung kontrabida, dulo mananalo pa rin pala yung bida. Pare-pareho lang naman yan. Nai-excite ka lagi, kaabang-abangan yung alam mo naman kung ano talaga ang mangyayari sa dulo. Now, you are already consuming all your energy. May tinatawag tayong positive at negative energy. Now, the moment nandito ka sa positive energy, madali mo makuha yung mga gusto mo. The moment nandito ka sa negative energy, mahirapan ka makuha yung gusto mo. For you to go up, you need to let go yung mga bagay na nagpapabigat sa'yo. But the problem is, dinisign tayo ng sobra na pabigatin tayo. Once na empleyado ka, takot ka mawala ng trabaho. Kaya ka nga tatatarin ng Maliban sa inuubos yung energy mo, inuubos yung consume mo. Kasi mapapansin yung empleyado, pag nire-recruit nyo, ano sasabihin, pasensya ka na wala akong oras. Totoo, wala silang oras kasi yung ubus na talaga dito. Kaya kailangan nilang i-force yung sarili nila, pilitin mag-networking kasi kung hindi nila pipilitin, it will be very hard for them na gawin ito. Kasi nga, ubus na to. Dadagdagan ka ng mga panakot. Anong panakot? Dadagdagan ka ng loan. Pauutangin ka. Tuwan-tuwa ka habang pinapautang ka kasi akala mo, yes, nautang ako, may tiwala sa akin kumpanya. Dinidiin ka sa utang para lalong hindi ka umalis. Para pag aalis ka, paano na lang yung utang ko, paano ko babayaran? Ang isang taong maraming utang at isang taong walang utang, iba pag gumigising sila. Iba ang gising ng isang tao na alam nilang wala silang utang, iba yung magdesisyon ng isang tao na may... Ano pa mga idadagdag? Lalagyan ka pa ng sang katerbang okasyon. Ano yung mga okasyon? Isipin nyo na lang meron ng mansari ngayon. Dati 10 years ago, wala naman mansari. Alam niyo bakit may mansari? Kasi hindi lahat umaabot ng anniversary. Occasion are made for you to spend money. Kaya nga hindi ko talaga maintindihan bakit kailangan mo i-celebrate ang birthday mo na ang meron, tumanda ka lang naman. I'm not saying it's wrong to celebrate occasion, but I'm trying to say is, kung walang-wala ka ng pera, celebrate ka pa ng celebrate ng occasion, may mali sa'yo. Maraming iba, laging walang pera. Pag piyesta, pag birthday, maghahanda. Eh, anong meron pag naghanda ka sa piyesta? Maraming hugasan. Kung hindi pa masarap luto mo, kinantsawan ka pa nung nakikain sa'yo. Grabe naman yung spaghetti, wala man lang hotdog, corned beef pa nila kayo. Diba? Anong point ko, guys? You should learn to understand everything. Kasi hindi ka magbabago kung hindi mo alam kung anong dapat mong ayusin. Gusto niyong yumaman? Yes! You should learn to taste kung paano maging mayaman. Pumunta ka sa lugar ng mayayaman. Maraming lugar ng mayaman na walang bayad. Hotel! Pumasok ka sa hotel! Wala naman entrance doon. Bakit takot na takot kayo pumasok? Pumasok ko sa Shangri-La, pagpasok ko sa Shangri-La, amuyin mo yung bango ng hotel. Grabe naman dito. Ang bango! Iba yung bango ng lugar ng mayayaman. Gusto makita difference? Pumunta ka ng Mega Mall, tumawid ka, pumunta ka ng Pujong. O pareho yan, ang Pujong pang mayayaman, ang Mega Mall pang normal na tao. Yun ang pagkakaiba nila. Makikita mo, ibang-iba talaga. Pareho may-ari doon si Henry C. Pero iba yung ambience sa lugar ng mayayaman. Iba ang ambience sa lugar ng mahihira. Gusto mo magkaroon ng kotse, pumunta ka na ng Gaza. Wala naman entrance din doon. Punta ka, sabi mo, bibili ko ako ng kotse. I-assist ka naman nila. Diba? Hanay ba nila kung after 5 years ka pa bibili? Diba? Pumitingin ka na.
bata tayo pag nangangarap, pinapalakpakan? Ano gusto mo? Maging Batman? Galing-galing! Maging doctor, maging piloto, gusto ko, galing-galing! Bakit nang gumanda? Anong gusto mo? Yumaman? Nasisira ka na ba ng gusto magkaroon ng kotse traffic? Bakit ganun? Kung kailan tayo nagkakaidel sa kabinabawalan mangarap, saka hindi sinusuporta ng mga kaibigan, pero nung bata, pinapalakpakan palagi. Yun ang mga dapat nating maayos. Kaya nga, di ba sinabi sa Bible, you need to become a born again. Ibig sabihin nun, kailangan nung maging bata ulit. Kasi ang lahat ng talent na kailangan natin, nasa atin nung bata tayo. Habang tumatanda tayo, dami natin nawawala. Kaya nga pansinin mga bata, they love to learn. Ang bata makulit, ano yun? Paano to? Bakit may ilaw? Sino nagbubukas ng ret na bumapatay ng ilaw? Sino nagsasara? Di ba sinisilip natin yun? Umarap nga sa electric pan eh, saan sa electric pan? We love to learn so much when we were young. How come nawala? We don't ask questions anymore. Nahihiya ka nang magtanong kasi baka kung anong isipin nila sa'yo. Ang bata, they going to fight for what they love. Isipin mo ang bata pagbasa ang diaper, anong gagawin? Ihili mo, anong gagawin? Iiyak. Palitan mo yung diaper, anong gagawin? Titigil. What if yung bata gutom na gutom? Anong gagawin? Palitan mo diaper, anong gagawin? Ihili mo, anong gagawin? Pakainin mo, anong gagawin? Bakit yung bata hindi naman marunong magsalita, pero nakukuha niya lahat ng gusto niya? Alam niyo bakit? Kasi pag hindi mo binigay sa bata yung gusto niya, ang gagawin niya, hindi siya titigil, ayaw niya ibigay? Hindi nyo binigay, hindi ako titigil. Anong naging problema sa atin? Natutunan mo yung word na quit. Nag-networking, na-reject ng isa. Hindi para sa akin yan. Nauna na sila sa kanila yan. Hindi naman ako pinanganak maging networker. Bakit? May pinanganak bang maging networker? May pinanganak bang maging doktor? May pinanganak bang maging engineer? Wala. We choose to become a doctor. We choose to become an engineer. Walang pinanganak na mahirap. Pinili mo maging mahirap, marami. Yun ang totoo. Nakaka-addict maging mayaman, nakaka-addict ang soft drinks, nakaka-addict ang vision, nakaka-addict din kaya maging mahirap. Ang isang addict, hindi niya alam na addict siya. Diba? Addict sa alak. May nagsabi, addict ang para. Wala. Pag sinabi mo, addict, addict. Hindi kaya ako addict. Pero hindi niya mabuhay na hindi siya? Ang mahirap, hindi rin nila alam na addict sila. Bakit? Kasi hindi nila mabubuhay kung hindi sila mahirap. Pag dinadala mo sila sa lugar na yayaman sila, ayaw nila kasi na-addict na sila sa pagiging? Sabihin mong yayaman, di ba? Ayaw ko niya. Hindi ka aware. Kaya nga dapat meron mag-guide sa'yo na pwede kang makorek para malaman mo na naging addict ka sa pagiging mahirap na hindi mo namamalayan. Paano malaman na addict ka? Pinapakanood mo mga tungkol sa mahihirap. Ginagawa mo? Ginagawa na? Pinupuntahan mong lugar? Pinupuntahan na? Ang mga kaibigan mo? Di-addict ka. Di ba? Ganun naman. Ganun lang siya kasimple. You're not aware. Nakaka-addict ang pagiging mahirap. Kaya nga naghanap ka ng mga role model na mahihirap. Yung mga soap opera. Sino ba ang bida? Mahihirap. Sino ba ang kadalasan masasama ko galit? Mayayaman. Kaya habang nakikita mo yung mahihirap palagi araw-araw dun sa TV, habang naghihirap ka, tuwang-tuwa ka rin kasi feeling mo, ikaw yung pinapanood mo palagi araw-araw sa TV. Yun mga ganon. Now, ano ang point ko guys? You should really learn to understand na lahat design for something. Wala pong aksidente sa mundong to. Dinisign ng employment, libangin kayo. Libangin kayo nang hindi niya namamalayan yung 1 year nyo naging 5 years na. Yung 5 years nyo naging 10 years na. Yung 10 years nyo naging 13 years na.
So sobrang ganda ng pagkakalibang, hindi mo na malay na antagal mo na dyan. Di ba dati sabi mo, pansamantala ka lang naman habang naghahanap ka ng mas magandang opportunity? Eh bakit naging pansamantagal? Bakit halos hindi ka na umaalis? Okasyon, binigyan kayo ng 30-month pay, tuwan-tuwa ka, pero binigyan ka ng Pasko. Inubos din yung pera binigay sa'yo nang hindi mo namamalayan. Dinisensyan ka noon. Monday, January to November, may okasyon. Kailan ang ubusan ng okasyon every month? Anong meron sa January? New Year. Anong meron sa February? Isipin mo, anong pakiramdam? May 1,000 ako dito, susunugin ko. Anong pakiramdam? Anong pakiramdam? Nabibigyan kita ng bulaklak. Napin lang araw, malalan ka. Diba sana, niregalo mo lang sa karelasyon mo, isang sa akong bigas. Natuwa ko pamilya, no? Diba? Regaluhan mo ng plat. O ayan plat, diligin mo. Pag dinilig mo na dinilig, magkakabulaklak din yan. Tuloy-tuloy pa. Diba? Ang dami natin mga hindi practical na gastusin. I'm just saying it's wrong. What I'm trying to say, kinakapos-kapos ka na, may mga pa-celebrate ka pa ng okasyon. Huwag muna. Unahin mo munang maging okay. March, meron okasyon, pasokan, tag-ulan, fiesta, bakasyon. Ang December, vacuum. Vacuum siya ng pera. Yung mga tira-tira mong pera, hihigupin niya lang. Diba? Ito pa na, Bill. Ang lakas ng loob mo maglalagay ng resolution. Bagong taon, diba? Bagong buhay, ito na naman, yayaman na ako. Ang lakas mo mag-arap, wala ka naman ginagawang pagbabago. Sabi ni Albert Einstein, if you keep on doing the same things and expecting different results, that is insanity. Kung gusto nyo may mabago sa buhay nyo, dapat meron kayong pinabago. Tip ko, sa una, gusto niyo yung mamahal? Yes! Tigilan niyo na po manood ng TV. Tigilan niyo manood ng TV, bakit? Ang mahihirap po nanonood ng TV. Kaya gusto niyo yung mamahal? Yes! Huwag kayo manood ng TV. Bakit? Pag hindi ka nanood ng TV, sigurado ako, after 1 month, mura kuryente niyo. Magano gastos mo pagkain per meal? 100 per meal, grabe ka naman. 50. May natipid na kayo sa kuryente kung ititigil nyo manood ng TV. Kung nahihirapan kayo, itigil yung force yourself. Paano nyo force? Putulin yung plug. Putulin mo plug, ibenta mo ng TV mo para wala kang choice. Kung wala kang disiplina sa sarili, pilipin mo magkaroon ng disiplina. Yan lang yan. Second, nakatipid ka ng kuryente. Ang daming pera ng Pinoy. Okay. Pangalawa, pagkain. Kung 150 pesos per day ang meal nyo, okay, tip ko sa inyo, once a week, huwag kang kumain. Minum ka lang ng tubig. Hindi ganyan mamamatay. 40 days, no solid food, saka ka palang mamamatay. Okay, di ba, nang mga problema ka sa mga bibil-bil mo? Ito, solusyon. Guys, if you're familiar with fasting, ang fasting, healthy po sa katawan. Bakit? Napapahingahan yung tiyan mo mag-digest. Kasi yung katawan mo, kung pwede lang mag-welga, mag-welga na yan. Hindi mo pinapatigil lumamon ang lumamon. Kung meron kang 150 pesos per week, meron ka sa isang buwan, 600 pesos. Meron ka sa isang taon, 7,200 pesos. Ano, akala ko wala kayong pera. Pangalawa, 150. Kesa kumain ka ng 150, bumili kang 1 kilong kamote. Sabihin natin mga 30 pesos yung kamote. Okay. Ngayon, para hindi ka naman pumaumay, para-paraan lang yan. It's all about perspective. Ang mahihirap, nagdadrama kasi konti makain. Ang mayayaman, nagkakanda, hirap-hirap mag-diet. Isipin mo na lang, mayaman ka, na nagda-diet ka. Lamang ka pa sa mayaman.
kasi ikaw, wala kang choice. Diba? Eh, kung bisay mo, dalayo na si kulang pera mo eh. Laga ka ng kamote. Sa umaga, saw-saw mo sa suka. Sa tangali, asin. Sa gabi, asukal. Di ba, mag-iba-iba lang yung lasa. Kumuha ka na ng mga picture, ang lechon sa cellphone mo. Trap-trap. Madrama ka lang, babalik tayo dito. Hindi madrama ang sitwasyon mo, madrama ka lang na tao. Magkano matitipid mo? 130. Ay, 120. Times 4. 480. O, times 12. Magkano po? Patulong. Uy, patulong. 4-8, plus 4-8, mga 5, plus to. 5. Last mo to. Ilan na yan? 12. 9. Ano pwede mong gawin? Once a year or twice a year, may mga hotel pong magaganda na dito. Pwede ka na nga dito mag-Marco Polo. Marco Polo, I think mga 5,000 pinakamura nila. Dito din sa, ang tanya sa Holiday Inn, mga 5,000. Dali mo, pamilya mo sa loob ng hotel. Tapos pag nandun kayo sa loob, mag-picture-picture kayo. Lahat, igaan nyo, picturean nyo. Tapos utusan nyo lahat, may intimidor, may hikutsang. Maramdaman mo anong pakaramdam na nag-uutos. Paano ka manggigigil yung maman kung lagi kang inuutosan? Pakiramdaman, anong pakiramdam kayo na nag-uutos ako na nag-uutos na nag-uutos? Iutos mo na lang, wala na kasi lang magagawa. Kasi nagbayad ka para doon. Kumain ka sa isang restaurant na masarap. Kumain kayo mga per meal, sabihin na natin, o kung pamilya kayo, manap na ng mga buffet na 1,000 to 2,000. Kain kayo. Paano kayo mare-reprogram kung ang ginagawa pa rin, ginagawa ng may TikTok guys sa current na ginagawa nyo na to? What more, nag-exercise ka, nagsasoft drinks ka, tapos namang problema ka pa sa katawan mo, di tigilan mo. Tigilan mo soft drinks, tigilan mo rice, nakatipid ka na ng pera, pumayag ka pa. Kung pagpauwi ka na ng bahay, mga 2 to 3 kilometers, maglakad ka na lang. Magmamasahe ka pa, sayang pa, maglakad ka, di habang naglalakad ka, isipin mo gaano ka kaswerte, ang mayayaman, mga flip. Bakit flip? Pupunta ng treadmill, magbabayad sa jeep. Pagkabayad sa jeep, nag-treadmill. Tapos may video na para ka naglalakad. Kayo, totoo. Kapag naglalakad ka, mas maganda yung nakikita mo kasi hindi na sa screen. Hindi ka pa nagbayad. Guys, we have so much money. Money is invented for us to spend it. It is not invented for us to keep it. Sobrang pong daming pera kasi papel lang po siya pinipin. The question is, paano sa inyo pupunta ang pera? Paano sa inyo pupunta ang pera kung pag pupunta sa inyo, hindi nyo inaalagaan? Para po yung karelasyon. Dapat marunong ka alagaan kasi pag marunong ka mag-alaga, dadami at nandami yung pera darating sa'yo. Bakit mas masarap libre yung may pera kaysa sa walang pera? Kasi tumatanggi sila. Hindi rin. May mga ibang hindi. Alam niyo bakit? Kasi pag nililibre mo may pera, parang pakiramdam mo yung pera mo ay napupuntahan maganda. Pag nililibre mo yung mahihirap, parang feeling mo yung pera mo nasasayan lang. Kaya mas masarap libre yung may mga pera kaysa sa wala. Yun ang science regarding doon. Okay now, balik tayo dito regarding sa employment. Kaya guys, sabi ko sa inyo, sa mga matatagal na po empleyado, lalo na po mga umabot ka ng 5 years, 10 years onwards, culture mo na yun eh. You need to force yourself na baguhin. Kasi pag hindi mo yung binago, babalik at babalik ka pa rin kung saan ka komportable. At yung pagiging empleyado. Kaya kailangan mo nang pilitin sarili mo. Okay? Sunod, eto na po, networking is the pinaka-fastest way for us to earn right now. Kaya ang networking, alam niyo po, kilala si Donald Trump. Nagtayo po siya ng sarili niyang networking company. Yun na lang
lang eh, para sa isang presidente ng United States na magkakain ng isang networking company, I'm sure done din na eh, guys. Hindi ko na kailangan pong i-prove sa inyo gaano kaganda ang networking. Sobrang ganda po ng networking. Ang pagpipilian mo na lang anong kumpanya ang gagawin mo at sino ang magagaya sa'yo. Yun na lang. Okay, now, eto, pagmamalayan ko sa inyo ng sobrang bakit team at bakit until now, nandito po ako sa AIM Global kasi tayo lang po talaga ang pinakamaganda na networking company. Guys, marami pong nai-inspire na maging AIM. Kaya lagi kong sinasabi, bakit ka pa dun sa magiging AIM kung may AIM Global na nakatayo? Di ba bakit ka pa dun sa nangarap? Pero AIM! Okay, now, number one, already 13 years. 13 years na po tayo sa industry ng networking at AIM Global. Billion peso company na po ang AIM Global, kaya pwedeng palakpakan ko natin. Okay. So na, quality products. May mga iba po, marami pong iba na nag-claim ng mga networking company, kaya lang po ang tanong, maganda ba produkto nila? Ang nature feel, bakit po nakipagtayap sa amin? Kasi alam nila gaano po maganda ang AIM Global, ang leader sa Europe mismo nakipagtayap sa amin. Kasi nga, ang ganda po talaga ng AIM. At ang AIM naman, bakit nila binibili quality? Kasi ang quality products, nagsasalita na mismo. Kagagaling ko lang po ng Mindanao doon, ang lakas po nag-reorder natin kasi ang dami po talagang gumagaling sa produkto natin. Okay? Sunod, hybrid marketing plan, nasa at first, ang focus mo lang binary, pero dulo, unilevel stairs at sikita ka ng tuloy-tuloy. Okay? Sunod, top 1,000 taxpayer corporation tayo. First ever to use Philippine Arena, and I'm very proud to say that AIM Global is the only networking company as of now na gumagamit po ng Philippine Arena for 5 consecutive years. Guys, AIM Global lang po ang gumagawa po ng event sa buong mundo as of now na networking company na 50,000 attendees na anniversary. Wala po na po. Open more than 200 countries na po tayo, lalo po sa AIM World natin. Okay, ang pro distributor guys, ito, biyawin natin. Marami po mga iba ngayon na nagtatayuan ng mga iba't ibang networking company at they're claiming na sinasabi nila maganda kasi supportive, maganda kasi ganito. Ako, competition-wise, people will lie. Pwede magsinungaling ang tao but numbers mo. Hindi magsisinungaling ang numero. Bakit lumaki ng sobrang AIM? Sabi ko nga, marami lang mga ibang distributor na makalimot. Kaya lumaki mga income nila, hindi lang naman dahil sa kanila, dahil may AIM Global na dumapa at tumulong sa kanila. Now guys, competition wise, ang AIM gumagastos lang ito, estimate na lang, 5 million per month para magpaikot ng Speakers Bureau, magpaikot ng marketing team, magpaikot ng vice president sa buong Pilipinas at buong mundo. Isipin mo na lang ito. Ang magaganda minsan sa mga ibang company, kasi itong analysisyon ko eh. Ang iba na gugustuhan kasi maganda may support daw sa kanila. Sa akin, hindi ko ma-support na may 5 million ginagastos sa company buwan-buwan para umikot. Marami mga iba't ibang distributor na lumaki. Kumbaga, even me, I can never claim na kaya lumaki ang income ko just because of me. Kaya lumaki ang income ko dahil sa system ng AIM na pag may mga lumalaking grupo sa iba-ibang lugar, binababaan mismo ng company na ang kagandahan doon, di mo na alam, pero yung company na bumababa at lahat ng pinapasok, pasok pa rin sa'yo. Meron po ang grupo sa Italy. Nagulat na lang, pausap na pala ni Doc Ed Balagi. Nung pagbaba namin sa Italy, minipin niya yung grupo ko, nasa 14 downlines ko, pinakain niya lahat. Kontuwa ako kasi si Doc Ed nagpakain, hindi ako gumastos. Yung mga simpleng ganun bagay na hindi na natin nakikita na lalo pa sa inyo, kung magpo-focus kayo, kasi tayo na lang po ang isa. Kasama natin yung mga networking company, honestly, before, para may idea po kayo, tatlo. Ang nagbabagayan before, Uno, Royal, at AIM. Ngayon yung dalawa, Semplang. Bakit sumemplang? Kasi tayo lang ang talagang totoo na nag-penetrate ng iba't ibang country. Ito pa ang point ko. Guys, isa pa lang to sa support ng company. Kaya ako nasasabing pro distributor. Nung nasa Hong Kong ako, kasama ko sila si Yan Lim, nagkaroon ng event at recognition, ang gasto sa man ng company, 3M. Kung may downline ka sa Hong Kong at umatend doon, hinihingian ka ba ng company ang ambag sa 3M? Ano sabi lang ng company, papuntay mo lang yung downlines mo, kami na bahala. Pag nawalin downlines mo, marami pong lumaking grupo na hindi pa po nakapunta ng ibang lugar. Katulad dito sa mga, may mga grupo po sa UEI,
ang lalaki po ng grupo nila sa Africa, pero kadalasan sa kanila mga apply, at even ako, hindi pa po ako nakakarating ng Africa. Downline ko sa Nigeria alone, aabot ng mga 30 mil. Hindi ko pa ako nakakarating sa Nigeria. Ang mga ang may-ari nakarating na. Ang mga VPs nakarating na. Ang umiikot sila. Ang nakikinabang ng bearing, tayo. Philippine Arena, magkano gastos ng company? Sabihin na lang natin 20M. Hindi ko na sabihin magkano ang rent ng Philippine Arena. Yung bahay na lang na pinamigay, yung kotse na lang na pinamigay, yung sobrang laki ng mga LED. Nung nagkaroon pa ako ng event, nag-rent pa ako 3 LED. 3 ganito kalalaki. Mas malaki-laki pa ata dyan. Mga ganyan kalaki. 3. 1, 2, 3. Ang bahay ko, 150. Nakita niyo yung anniversary natin. Gaano kalaki yun? Gaano nakita ko nalulunin ako. Natutulala ako si Kakalap, parang nasa Las Vegas na. Ang ganda ng event natin. Kung umaten ka ng gala night, grabe, ginagastos na ng company ng sobra yung events natin. Para sa atin. Wala magiging tama sa taong naghahanap ng mali. Walang magiging mali sa tao, puro tama din ang nakikita mo. It's all about? Kung anong personality mo. Yun ang makikita mo. Kaya pag may nakita, andan niya, andan niya. Hindi yan malalandi. Ikaw lang yung malandi. Kaya ka malalandi sa kanila. Guys, saan ka makakita na may-ari na billionaire na hanggang ngayon mas masisipag pa sa distributor? Guys, nung anniversary, ilan event ang inatendan nyo? Anniversary lang siguro. Ilang araw nandito yung mga delegates? 12 days. Kasama araw-araw ng management. After ng 12 days, 13 days, 14 days, si Doc admitting pa dito yung mga kolorong na delegates. Ano yung kolorong? Yung hindi kasama dito. Yung mga pinaluwas lang ng mga distributor, miniti niya araw-araw per country. Saan ka makakita na ganyan ka pro distributor na company? Kaya nga, ang point ko sa inyo guys, sabi ko, pag makita niyo sa whole kabuuan pa ng aim, grabe, hindi lalaki ang aim ng ganito kalaki. Kasi kung madali magpalaki, dapat ang dami nang lumaki. Ang dami nang gumamit ng word na pioneering, nasaan na lahat, sumempla. Pioneering, may law of first pa mga sinasabi. Ayun, hanggang hindi na kaya ba, pag second and third, wala na. Kasi aim lang ang ganito lumaki na networking company, wala na, diba? Guys, maganda maging pioneer kasi pioneer ka sa Pilipinas. Hindi ba mas maganda maging aim kasi pioneer ka sa buong mundo? 90% ng isang networking company in their first one year kumukulaps. 90%. Kaya hindi po assurance sa basa-basa lalong lalaki. Yun yung point ko. Now for me, you need to be wise on your decision makings. Huwag ka mag-decision just because of your emotion. Always based on facts. Based on numbers. Kasi ang emotion, depende yan sa mood mo. Na-recruit ka, ang ginain mo pala yung pampalungkot. Nadali ka ngayon. Diba? Depende yan. Kaya you need to be very cautious. Kasi ako maraming best ko nang dinaan yan dito sa iba. Namin ba nagre-recruit sa akin? Pero ako isa lang. Alam mo na hindi mo maiisipan lumipat. Once nang iniisip mo yung mga taong naniwala sa'yo sa ilalim. Kaya naiisipan mo kumalon, kasi iniisip mo, sarili mo na naman. Sa akin laging iniisip ko, paano yung mga kaya-recruit mo pala? Paano yung mga taong sinabi mong aim global pinakamaganda? Paano lang sinabi mo na di ko kalalaki, di ko kayayaman? Kumbaga sabi ko nga sa inyo guys you need to be very, very loyal, lalo sa mga taong tumulong sa inyo, sa ibabay. Hindi kayo kikita ng malaki kung wala sila. Kaya it's already your job, if you're already earning, tulungan mo naman sila na kitain kung magkano yung kinikita mo na kitain naman nila. Kasi lang, isang pattern na kikita ko sa lahat ng umaalis, karamihan ang umaalis sa team, wala nang masyadong attachment sa ilalim. Hindi na ito mga nag-schedule araw-araw. Hindi na ito nakakasama ng mga downlines nila. Kaya, since hindi naman sila attached, yun mo siya, nirecruit niya to. Eh, hindi naman ako attached dito
eh. Kasi sino ba nag-report sa kanya? Siya. Eh siya, downline ko lang siya. Wala naman akong attachment. Ang dali kong tumalon kasi hindi naman tumagalit sa akin. Yung galit, tumagagalit. Doon sa nag-report. Wala lang attachment. Kaya nga, dapat ang kinakatype, hindi ko tumagal ka ng tumagal. Mag-upo ka lang, dapaan yung mga nasa ilalim mo. Tulungan nyo sila na, anong pa, kasi magkakaroon ka talaga ng tinatawag na burnout. Totoo yun. Ako na burnout din ako eh. Pag na-burnout ako, tumututok sa ilalim. Tingin nyo, na-excite pa ba ako mag-travel sa ibang bansa? Pero pag may downline ako first time eh, katulad nung last na Hong Kong, this year na, may downline ako first, takot sa heights. Takot sa heights, tapos takot mismo sa hindi pa siya nakakasakay ng airplane, hindi pa siya nakakasakay ng ibang bansa. Na-excite ako sumama, kahit ayoko. Na-excite ako sa kanya. Kaya nung pagpunta namin ng airport, nakita kong violet na yung labi sa sobrang kaba. Tawa ako ng tawa, di ba? Na-excite ako. It's not because for me anymore. Para sa mga tao na first time nilang mararanasan, yung mga naranasan ko rin before. Kaya dapat, yun din sa inyo guys, na dapat mag-level up na mag-level up. Sa susunod, tulungan mo rin yung mga downlines mo na maranasan nila kung ano yung nararanasan mo. In short guys, yeah, para sa akin, yan akong iisa-isayin ko, grabe po ginagasa sa company para tulungan tayo mag-expand ng mag-expand international. Kaya ngayon kami, excited na excited for Europe expansion kasi ang Europe, 741 million population. Sobra po pong laki ng market natin. Hindi po yan mauubos. Sabi ko nga lagi, hindi totoong nauubos ang tao kasi kung nauubos ang tao, wala na sanang freshman. Hindi nauubos ang freshman ng school. Ibig sabihin, ang daming tao palagi. Ang nauubos, energy ng upline. Maraming upline na nagpapahinga na nakontento na lang sa kinikita nila kaya umihi na yung grupo. Pero kung tuloy-tuloy kang hahataw, I'm sure yung income mo tutuloy-tuloy na lumaki. Sunod, eto na po, two-time record, Guinness Books of Record holder po tayo. Yung po pinaka-nangyari sa atin. Ito po, largest smiley, tapos yung sa face mask, okay? And sunod, eto na po, para magtuloy-tuloy tayo sa networking. Marami po ba kayo natututunan? Yes! Anong oras na ba? Mahaga pa ba? Yes! Sige, depende sa mga mukha nyo kung gusto nyo humaba ako. Rest day ko naman bukas, magdadalda lang maghapon, kaya pwede ako magdadaldal ngayon. Okay? Now, dapat pala, may training nila akong step by step, no? Para totally magbago lahat kayo, personality ninyo, the way you do. Kaya lang, paano ay magkakash siya? Hindi kasi gusto ko talaga, gusto ko yung norm yung ginagawa ko sa mga group ko at mga personal group ko, maitulong ko sa inyo lahat. Kasi katulad nung nasa Mindanao ako, may mga grupo doon iniwan na ng upline. Nakakalungkot talaga kasi ang bababa ng moral nila. Sabi ko, sige, palit na lang muna ako. Pwede ba ako na muna kunwara yung upline ninyo? Ayun, tuwan-tuwa naman sila. Mas natuwa po sila na, sige, okay na ngayon, na ikaw na lang muna. Kasi may alam nyo, marami ako naikutan. Iba-ibang lugar. Mas marami pa po ang ikot ng management kaysa ikot ng upline nila. Isipin mo na lang, ano yung ibig sabihin, ganun po kang supportive ang ingat namin po nilang natutulungan na naiikot ka ng grupo na mas umiikot pa, kaya kaysa upline nila, mas umiikot pa si Ing. Okay, sunod. Ito na. For you to adapt your culture, number one, dapat attitude nyo pang networker. Ano ang attitude ng networker? Guys, you should learn to love changes. Huwag nyo sabihin, inap na yung natutunan nyo, inap na yung natutunan nyo para sa ibang mundo na plano mo.